Maiba nga tayo ng konti. Nako, matagal ng issue eto. Medyo mainit pa rin ito sa social media. Ito pong issue ng hiwalayan nga neto si Bea Alonzo at si Dominic Roque. Na meron daw siyang sugar daddy. Alright, bullet halo sauce. Yun pala, siya pala yung nasa mga blind item. Meron pa isa eh, yung congressman, Salceda ba yun? Inisip din ng mga kababayan natin na yun yung tinutumbok ng blind item, na kung sino man. Anyway, pero bullet halo sauce na andun pa, din pala or sabit din pala ang pangalan netong dating or netong executive or may-ari ng Tape Incorporated. Tignan natin. Bullet halo sauce nagsalita sa isyong sugar daddy. Daddy kay Dominic Roque. Sugar daddy. Ako'y naniniwala, kung walang magpapagamit, siguradong mapapagod yung mga taong nag-a-attempt manggamit. Totoo naman yun eh. Kaya lang kasi, sa tindi siguro ang pangangailangan sa hirap ng buhay ngayon, talagang maraming kumakapit. Maraming hindi na alintana yung kahihiyan pag sila ay nagmaang-maangan, nagbububuhan para lang magpagamit sa mga either mga politiko o mga malalaking tao. Masaklap na katotohanan na ang ibig sabihin kung talagang merong sugar daddy etong si Dominic Roque, wala siyang abilidad, hindi siya kumpiyansa sa sarili niya. Dahil, abay, talaga, mukhang ang definition ng mga ganitong klaseng tao or ang bottom line dito ay hindi ka marunong magtrabaho, tamad ka. At siguro ay hindi ka nga or wala kang sariling abilidad or totoong abilidad. Clarify ko lang, tignan natin kung totoo nga. Sabi niya, actually yung condo totoong akin talaga yon. Ginawa ko siyang Airbnb. Alright, yung condo daw neto si Dominic Roque. Siyempre as a friend, friend sila, barkada, si Dom. Okay, barkada, si Dom, ask me if I want to have it rented. Natawa na nga lang ako bakit tumalon yung issue sa business na binabahay na. Binahay na. Okay. So, yun pala, nirerentahan daw. Okay. So, live it that way kung talagang yun yung paliwanag. Pero, huwag nyo ring pigilan ang mga kababayan natin, ang publiko na mag-isip ng mag-isip ng mga bagay na naaarok ng kanilang pag-iisip dahil yun na nga ang balita, etong si Dominic Roque naman daw ay hindi masyadong lucrative. Ibig sabihin, wala siyang masyadong projects, showbiz projects. Kaya nagtataka ang mga kababayan natin, ang mga netizens kung saan paano how this guy gets by, 'di ba? Paano siya nabubuhay, paano siya nakikita ng mga netizens siguro na maayos, marangya ang pamumuhay din ng isang Dominic Roque. So nagtataka talaga ang mga netizens sa ganong sitwasyon, sa ganong aspeto. So hindi din natin masisisi. Huwag na huwag niyo sisisihin ang mga netizens kung ano ang kanilang iisipin sa mga ganitong klaseng issue nga. Dahil kung talagang magkaibigan kayo, okay? Kung talagang magkaibigan kayo lang, abay matindi, napakaganda daw kasi ng condo unit na yon. Napakaganda daw talaga, first class talaga. So anyway, yun nga, hindi natin alam kung ano yung totoo dito, pero meron pang isang politiko nga na nababalita rin. Inamin niya na sa kanya ang condominium, totoong madaling magpalusot, totoong madaling depensahan ang sarili. Pero, totoo rin na madaling mag-isip ang mga netizens, magbigay ng kanilang reaction, at magbigay ng kahulugan sa mga nakikita nilang sitwasyon katulad niya na ito. Kaya good luck!